Yan, nag-service lang kami dito mga bossing sa... Asan nga ba ito, madam? Montera po. Montera. Ay, sa mga mayroon pala. Yeah. Oh, sa mga Pansan. Ano kayo, madam? Ayan, dapat pupunta to si madam sa ano eh, schedule niya ngayon dun sa bahay sa Noveleta. Kaya lang hindi na paanda rito. Kaya ito, after nung mga ginawa namin, kasi galing pa yung iba sa General Trias, sa Muntinlupa, ginabi na kami. Kapagod pero masaya naman. Kasi kailangan ko pong tapusin yung mga schedule natin dito ngayon dahil mag-start na ako ng servicing. Yan, Nissan Sentra GX 2007. Ganito na nung nakuha niyo, madam. Ayan, para ano, i-message na lang si madam para sa mga ano niyo, queries ninyo, ha. Parang may lahi siyang ano. Eh. Ito po mga bossing, hindi ko napakita. Dalawang detected trouble code, isa yung ECT. So, basag na kasi ito, hindi na ipasok ng maayos. So, tinanggal ko na lang and pinasok natin. And te-check natin mamaya kung ma-delete na siya, kung mawawala na siya. Pinalitan na rin daw yung kanyang ignition coil condenser, yung nandun sa ilalim. Mahirap ha kunin yun. Sunog na daw kasi kaya pinalitan daw nung pinagpagawan ni madam. At meron po itong trouble code na P1320. So, yung po yung hindi maalis-alis. At okay naman po yung kanyang lahat ng ignition coil. So kanina napastart ko na at nagmi-misfire lang siya. So nagmi-misfire siya kaya meron siyang issue or detected trouble code sa primary ignition niya. And ito po ang cause niya, no? Tignan nyo, naliligo na sa langis. And lahat to, ito medyo naliligo na rin kanina. At ang dahilan po niyan ay ito, yung kanyang oil seal sa bulb cover. Kaya lang, yung kanyang spark plug, oil seals, etong sa N16 po ay hindi napapalitan. Pwede mong gawan lang ng paraan. Actually, binibili ito ng buo, hindi napapalitan yung oil seal. So, pagkasira na yon, bibilihin nyo itong valve cover niya. And mahal po yan. So, ang ginawa ko muna, rinisil ko muna at pinapatuyo natin. Tignan natin kung magiging effective kasi kailangan po talagang maayos to. At iwasan din yung kanyang paglilik ng oil dito. Kasi naliligo na. Yan po ang isang cause na nagmi-misfire siya. So pag may misfire po yan, most of the time magkakaroon po ng check engine light yan. And minsan nawawala and then minsan bumabalik. Yun din ang naging issue nito. So ayan po. Hindi ko lang nakuhanan kanina eh, dahil ina-explain ko kay madam yung issue niya. And ayun, eh, dahil gabi na, lininis na namin and inayos na namin, nireseal na namin ito. Hindi ko na rin napakita yung pagbaklas namin ito at yung paglagay ko nung beta grade dun sa kanyang mga tube. So, ayan, titignan natin mga bossing kung magiging okay na siya, kung mawawala yung misfire niya. Hopefully, hindi napundi yung kanyang spark plug. Hopefully. So, ayan mga boss. And ayan, magka-calibrate na rin ako mga bossing ng TPS by multi-tester. 0.66 ang kanyang throttle position sensor calibration. Bababaan muna natin to. 8 dong. Tukod na tukod. Tinulak niya pala. So bababaan muna natin po yan. Para makapagtono tayo ng maayos. Op. Yan. Mahabang ano, screw. Babaan muna natin siya bago tayo mag-calibrate ng TPS mga boss. Ganyo, tukod na tukod oh. So isiset muna natin siya sa, hindi ko pa malayo. Layo natin konti and then saka natin siya i-dikit yan. May gap na siya, so saka natin siya i-dikit. Parang nakapatong lang siya, para iwas lock lang. Yan, parang hindi na natin maikot ng malambot lang. So, saka natin ikot konti. Yan. And then, test natin yung calibration niya. Yan, naging 0.44. And then, bababaan natin ngayon dito. Konti. Mataas. Try natin ang 0.36 mga boss. Kasi yun talaga yung recommended sa kanya. Sa mga QG engine.
0.32. Yan, konti na lang. Anuhin lang natin konti. Bukin lang natin konti. Ganun pa rin. Bukin pa natin konti. So, tiyagayin nyo po talaga mga bossing. Kailangan hindi siya gagalaw-galaw pagka inano nyo na. So, tumaas siya. Paiba-iba. So, isiset ko muna ng 0.36 mga bossing. Yung stable siya. Then, try natin paandarin. So, ayan mga bossing, na-set na natin ang kanyang idle RPM, pero kulang pa. Dagdagan natin konti dahil lang recommended sa kanya, dahil automatic. N16 po ito, QG engine. Ang recommended sa kanya, 750. Pero naglalaro naman po yung RPM niya sa 750, 730. Ayan. So, okay na yan. And ang ating nakaset na throttle position sensor, I guess, ay 0.36. So, sakto. So, yan po ang recommended na idle RPM ng automatic. Ang manual po ay 625. Tingnan ko nga. Ayan. Idle speed, automatic transmission 750 RPM in neutral. Manual transmission 625 RPM in neutral. Ayan, ayos. Tingnan natin mga boss. So, eto na siya mga bossing. And isa pa niyang issue kanina ay pag nag-on yung rad fan, bumabagsak talaga yung minor. From 750 RPM, sinet ko kasi kanina siya sa 750 RPM, which is yun ang recommended sa kanya. And bumabagsak yung kanyang minor, yung kanyang RPM sa hanggang 400. Pero ngayon, pag nag-automatic yung rad fan, hindi na, nagdadagdag na siya ng idle. So, wala nang nginig. Kasi naayos na yung IACB niya. Napakahalaga po na okay yung linya ng IACB, yung linya ng aircon, yung command ng ECU ay nandyan pa, lalo sa idle up niya. So, engine speed, 700. Nilagay ko lang po siya sa 770. Actually, 750 to 780 RPM. Doon siya naglalaro mga bossing. Tinasan ko lang konti para hindi naman masyadong maramdaman yung nginig kasi medyo ano na, and yung medyo meron na siyang nginig konti, ngatal konti dahil siguro sa mga support. And ang throttle position sensor calibration niya ay ayan, nakuha yung recommended sa kanya na 0.36 volts. Ayan. At yung kanyang mass airflow reading mga bossing ay nasa 1.1 volts. And 1 volt yan pagka nilagay natin sa 750 RPM. Pero okay na yan. Para hindi masyadong manginig pag nag-engage tayo sa gear. Ayan mga bossing, hintayin natin yung kanyang rad fan na umandar. Tignan natin kung tataas na yung idle niya. Or hindi na babagsak yung idle niya. Napakahalaga na makuha natin yung tamang calibration ng throttle position sensor niya para hindi magloko yung minor niya. Ayan, stable na mga boss. And wala na siyang check engine light, wala na siyang DTC, detected trouble code, wala na siyang fault code. Ang cause ng kanyang primary ignition, P1320, ang nag-cause po nun ay yung basa na oil. Talagang naluha. Ayan, hindi na bumabagsak ang minor mga bossing, nag-auto. Nag-on na yung mga rad fan niya. Na-reach niya na yung normal operating temperature niya. Ayan. Hindi na bumabagsak yung minor. Walang nginig. Ayos na ayos na. So, ang nag-cause po nung kanyang P1320 primary ignition signal fault code ay hindi yung kanyang ignition coil condenser. Hindi rin po yung ignition coil niya. Dahil pinapalitan po, ito daw ang nag-cause. Muna, yun daw ang nagkakos, pero nung pinalitan, ganun pa rin. And then, ito daw ang nagkakos naman. Replacement nga ba to? O, replacement siguro. And, may mga, totoo po yun, yung nakita nyo yung shinare ko dati na meron akong shinare na N16 din. Ang nagkakos ng kanyang
P1320 ay yung replacement na ignition coil. So bumili na si Madam ng original na ignition coil. Shout out kay Bossy Redonges, yan sa kanya galing yan. And working siya. So nilagay ko na, and pagkalagay ko nandun pa rin yung fault code niya na P1320. So binaklas ko lahat kasi nga naglalangis daw to. Nung binaklas ko na yung kanyang spark plug, ayun na, nakita na namin. Nakita niyo naman, di ba? Naliligo na sa langis. So yun po ang naging cause ng misfire niya. At pag may misfire, meron po yan fault code na P1320. At ayun po. So hindi lang yan ignition coil at hindi rin po yung ignition condenser. Pagka meron po kayong issue na P1320 or primary ignition primary signal sa mga sasakyan ninyo, hindi lang sa Sentra, check nyo agad yung tinuro ko na about sa pag-troubleshoot ng palya. Kasi pag meron dyan nag-misfire na isang cylinder, kahit anong cause niya, ignition coil o yung supply o yung signal wire o yung ng ignition coil o yung spark plug o yung fuel injector o yung socket ng fuel injector, yung voltage supply niya or yung signal niya galing ECU, so pwede pong mag-cause yung ng P1320. So ayan, okay na po siya, kanina pa naman yan naka-idle. And ayan, try natin i-aircon mga bossing, tignan natin kung babagsak pa yung ano, nasugatan pa ako. Ayan, aircon, ayan madam ha, okay na, magagamit muna siya. Ayan mga bossing, tumaas na yung idle niya, okay na siya. So no need na siguro to na dalhin pa sa bahay, pero pagka nagka trouble ulit yan, madadala na ni madam. So okay na, okay na siya. Nice, success mga bossing. Kahit na pagod tayo, lumilipad na yung utak ko kanina sa pagod and puyat pa ako, pero at least na ayos na natin. So ayan mga boss, Nissan Sentra GX N16 QG16 engine 1.6. Ayan po.